Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Taga saan kayo, sir? Dito sa Manila. Las Piñas. Saan po sa Manila? Las Piñas. Ilang taon na kayo, sir? 51. Ikaw? This coming May po, mag-50. Ay, mirin ako eh. May 13 ako. Sir, pwede magtanong? Sige lang. Asa na po yung wife niyo? Wala na eh. Namatay. Matay na. Ilan po anak? Tatlo. Then, malalaki na po si... No. Ano na? Mag-27 na yung panganay ko. Pangalawa po? Dapat mag-26 na. Kaso namatay na rin yung pangalawa. Magkatunod lang sila ng mama. Di, dalawa nga. Dalawa na lang, sir, yung anak nyo. Dalawa na lang. Bali, sir, kayo ang magkakasama dyan sa bahay nyo. Ikaw? Ako ano naman, tawa? Sir. Matagal na po. Matagal na? May asawa na po, sir. Iwalay kayo? Opo, matagal na po. Umpisa po, grade 1 youngest. Iwalay na po kami, sir. Umpisa grade 1 siya. Ngayon, yung youngest ko po, third year college na po. Bunso ko tagal po. Hindi ka ba naka... Wala bang... nagparamdam sa'yo? Tagal ng panahon. Meron naman, sir. Katunayan nga po, sir. Dito ko rin siya nakla sa group ni DJ. Nag-chat po siya sa akin kasi naghanap ako eh. Message ako sa group ni DJ. Actually, sir, naging kami kaso hindi po pinalag kami. Ganun. Saan ka ba? Saan ka ngayon? Dito po ako sa Bicol. Saan sa Bicol? Sa ano po? Naga City. Layo rin pala. Oh, malapit lang yan, sir. Anong August eh, kagagaling ko lang dyan sa ano eh. Sa Bulacan eh, malapit lang naman Bulacan? Yan. Yes po. Bakit may ka mag-anak at Bulacan? Tulad nga po ng sinabi ko, yung nakilala ko po dyan. Okay. He passed away na po nung August. Ito lang? Yes po. Bago lang? Hindi po kami nagkita pa, never pa. Kasi nung nag-post ako sa group ni DJ na wanted, wanted single, dad. Siguro po mga nag-9 months din po kami. LDR, ma'am. LDR kayo, 9 months. 9 months. Tapos? Hindi naman po kami nakikita through, video call, tawag-tawag. Tapos namatay siya? Opo. Bakit naman namatay? Kasi na head stroke. Heat stroke. So, nung August lang namatay yung boyfriend mo? Yesterday, nung 27 po. Baka hindi pa nakapunta sa langit at nanonood ngayon. Nagsindi ka. Mamaya, pabalikin yun. Nagsindi ka ba ng kandila nung pizza uno, nung undas? Dito po sa
pintuan namin sa Bicol. Ay, hala. Kasi sa Bicol. Ba't sa pintuan ka? Sa suloob dapat. Ay, paano kung nakapasok sa likod dumaan? Oh, nakakalungkot yun, sir. Isang, ano, ilang buwan silang LDR tapos hindi mo lang sila nagkita. Pero nakilibing kayo, ma'am. Nakilibing kayo. Siyempre naman, sir. Mabait naman po yun. Oo. Ay, so bali. Mabuti, hindi kayo nag-away-away. Ikaw lang po ba talaga girlfriend niya nung nilibing na? Ikaw lang umiyak? Ano, sir? Nung gabi, siguro mga nagkakupo, ano eh. Nung tinawagan ako ng anak niya na yun daw, na daw din. Bali po, nabiyahe ako ng gabi yun. 1 o'clock po. Umabang na lang po ako ng bus galing summer ata yon. Then anong dumating po ako, siguro po mga 3 lamay ng gabi, meron pumunta doon na babae. Oh. Girlfriend daw po niya. Hindi, ang sabi niya lang po sa akin, kung ano daw ako, kung sino daw ako, sabi ko, ang kachat niya. Natawa ako, sir. Pala yun. Tapos sabi niya, sir, sabi niya sa akin, ikami rin, nung yun daw sila, sabi ko talaga, sabi ko, mas nauna ako sa'yo kasi 9 months na kami. Sabi ko na eh. Ang masagit ko si DJ kasi sabi ko sa kanya, bakit ikaw? Asawa ka? Sabi niya, meron. O, sabi ko, meron pala eh. Bakit? Nagpakita ka ng ano sa kanya ng motibo, meron ka palang asawa. Oo. Ilang taon na po ba itong boyfriend ninyo? Ninyo ha? Kasi marami kayo. O, dalawa kayo nagtagpo doon. Mag 50 po siya ngayon, December 25. Oy. Pero sir, sabi naman sir sa akin, wala naman siyang girlfriend ka. So parang nahulog lang po ata yung loob ng babae kasi yung ano po, yung kachat ko, nagtatrabaho po yan sa pabrika ng ano, ng mga ano, tahian sir, DJ. Tapos parang yung babae sir, nagpapahatid lang ng tela sa kanya. Parang nahulog yung loob ng babae sa kanya. Yun lang ata sir ang nangyayari. Pero binigyan ata ng dahil babae. Sino nagsabi niyan, ma'am? Yung ano po, yung babae, sinabi niya sa akin, nagpinto siya ng ganyan. Sabi ko, meron ka palang asawa, bakit nilandi-landi mo pa yung ano, lalaki, kawawa naman. Sabi ko, hinila mo pa sa kasalanan. May asawa siyang tao. Asawa. Akala ko, nangyayari lang po sa pelikula yon. Nung ano na po, yung arawan na yung paalis na din siya, dumating bigla. Di, ako nakatayo ako eh. Tapos, sabi niya, bumulong siya sa akin. Kasi ginanyan ako eh. Nung ano niya, nung date, ginanyan ako eh. Kasi nakatayo ako. Tapos, ginanyan ko din siya. Sabi ko, bakit ba? Tapos, sabi niya, tadhana to. Sabi ko, tumigil ka. Sabi ko, igalang natin tong patay. Tapos, sabi niya, hindi eh. sabi sa akin, DJ, sabi niya, hindi ka na nahiya, pumunta ka pa dito, kachat ka lang naman. Sabi ko, bakit kayo? Bakit ikaw? Sabi ko, landi-landi mo, kati-kati mo, may asawa kang tao. Tapos, pinakita pa ng motibo tong lalaki. Sabi ko, hinila mo pa siya sa kasalanan. Di, sabi, yun, DJ. Tapos, ginanyan ulit ako. Sabi ko, tumigil ka na. Hindi siya tumigil, DJ. Nako, DJ, nakakahiyaman sabihin. Siguro may nanonood na nakakakilala sa akin kasi, supporter niya din yun, ano eh, kaibigan niya eh. Alam kong nanonood yun, DJ. Nakakahiyaman sabihin. Pero hindi naman ako, DJ, mataray. Eh, sabi ko lang sa kanya, tumigil na. Hindi siya tumitigil. Eh, hinila ko siya sa DJ. Sinakal ko siya sa leeg. Kasi hindi siya tumatahimik eh. Ayun, nagsagot DJ. Tapos, nung nakita nung anak nung kachat ko, ginanyan-ganyan din siya, parang bola. Sino? Sino yung girl? Babao po, DJ. Tapos, sinila na siya doon palabas. Ayun, DJ, nakakahiyaman sabihin. Pero, yun ang totoo. Sabi ko, akala ko sa pelikula lang nangyayari. Nangyayari sa nyo. Wala dahil sa totoong
Eh, mabuti nung pag-living, ma'am. Ikaw lang yung umiyak. Wala nang ibang girlfriend. Wala na, DJ. Natakot na siya sa akin. Kasi nahanap ko pa siya, DJ, kung doon siya. At talagang papaalusin ko siya, DJ. Kasi may asawa siyang tao, eh. Hmm. Pero ikaw, alam ng mga ng yumaon mong boyfriend na alam ng pamilya no na girlfriend ka din. Kasi sinat ka nga po, di ba? Oo. Opo. Opo nila ako. Kasi sa akin po nagsabi yun kung ano yung problema niya. Sa mga anak, DJ, hindi naman siya nagsasabi kung ano ang problema niya. Kaya tinanong ako ng mga anak niya kung anong sinabi sa akin. Kaya yung ano, DJ, pinakita ko sa anak ng panganay niya yung sinabi sa akin na naglilihim pala siya sa mga anak niya na meron siyang karamdaman. Bale, DJ, hindi sana mangyayari yun sa kanya kung hindi siya nagpumilit na magbiyahe kasi may tahian kasi sila, DJ. Nanda siya. Sana, DJ, ang magdadrive dun sa sasakyan nila yung anak niya. Eh, Saturday yun, may pasok. Sunday ata sila magtitinda, yung anak niya ang magdadrive. Eh, nagpumilit siya ng ano, Saturday. Eh, hindi naman siya, DJ, pwedeng magpagod ng ganun. Kasi galing Bulacan, Pampanga sila tinda, DJ. Eh, ba? Siyempre, DJ, may sakit siya. Parang ano na siya. Parang nagkaroon din ng conflict yung heart niya, DJ. Kasi siyempre, DJ, pagod eh. Eh, pagdating, DJ, parang masama daw yung pakiramdam. Nagpahit pa. Parang na-hit stroke ata yun, DJ, kasi... Oo, na-stress pati kidney nun once na hinilot eh. Nagpahilot siya. O, tapos? Oo, nagpahilot sa anak niya, DJ. Tapos, hindi pa nagpadala ng, ano, ng hospital ata, DJ, yun ang kwento sa akin. Tapos siguro mga 3 a.m., eh, nahihirapan ng huminga, saka lang nag... Pero nakakalungkot, ha? Di ba, sir? Oh, respeto na lang sa patay. Pero akalain mo ba naman, ha? Nakakalungkot. Marami. Dalawa kayong girlfriend. Hindi. Yung nakakalungkot po doon, matagal kayong LDR. No? Pero mayroon pala siyang iba. Pero may isa pa palang nakakalungkot, ma'am. 9 months kayong malayo sa isa't isa. Tapos kung kailan ho inilibing, saka mo siya nakita. Malungkot talaga, sir. Kaya talaga very... Hindi ko rin matanggap, sir. Kasi mabait siya. Andiyan lagi. Eh, yun naman sa pagmamayabang DJ, nakakatulong siya sa akin. Kasi single parent ako. Okay. Sa akin, DJ, na sa hanap buhay ko. Saan ka nga po ngayon, ma'am? Naga City po. Tarusanan, sir. Kamaligan, Camarines, sir. Hindi, so mag-iisip nyo sa pag-uusap yung dalawa na ganito. Hindi naman tayo magkita. Saan po ba siya sa Bulacan? Makaiban, sir. Makaiban. Makaiban? Santa Maria, Bulacan po, sir. Ah, Santa Maria. Okay. Kaya, Sir DJ, mahirap naman kung hindi ko sabihin. Baka sabihin ni sir... Eh, hindi ako nagsinto ng totoo sa buhay ko, kaya na-share ko din yun. Wala naman tatanong Sir DJ kay Sir kung meron siyang, baka meron siyang girlfriend ngayon. Baka maulit yung pangyayari. May masabutan ako. Ano, sir? Wala kang GF? Baka meron? Wala pa nga. Bakit kasi hindi ka pumunta noong biro mo, 9 months kayo? Tapos, kaya nga. Hindi ka man lang pumunta. Kasi, diba, sir, hindi, sir, sa totoo lang po kasi, yung youngest niya, parang hindi pa rin tanggap na mag-asawa siya, parang respect din nung kachat ko kasi baka magluko yung ano yung bata sa pag-aaral. Yun kalaban na, kalaban natin din yung mga bata. Yung anak ko talaga. Pero para po sa akin, sa mga anak ko,
wala naman silang ano sa akin kasi alam naman nila na ang papa nila meron na din. Kaso yung society ng, pero yung dalawang anak, Sir DJ, nung kachat ko, ano, parang itinutulak na din yung ama na maghanap. Kaso ang problema lang, Sir DJ, yung bunso talaga. Kasi second year engineering din palang ata yun eh, kaya hindi nung kachat ko. Bali, nag-resign na din ako, hindi ako umano ng, nalilo ako doon, DJ, Sir. Kasi ko naman, Sir, sasabihin sa'yo, baka sabihin mo, sumali dito kay Sir JJ, pero meron din pala tulad ng hindi ko na masabi. Siyempre, yung iba, ganun, di po ba? Oo, okay lang naman yun. Ako ganun din, bunso ko, nag-aaral. Yun nga, minsan binibiro ko na mag-aasawa pa. Kung pwede pa ang mag-asawa, ayaw pumayag. Kasi ano yung ang sabi sa akin, papalitan mo na ba si mama? Yan din sir, yung ano, parang isip nung bunso nung kachat ko. Kasi dumadabog daw yun. May girlfriend akong nilikawan yun doon. Tapos dumadabog talaga yung bunso. Parang yung pangyayari sa akin, parang nadala siya. Ayaw niya akong ipakita sa mga, doon sa bunso niya. Pero doon sa dalawang anak, Okay naman. Opo. O, paano yan, sir? Eh, nakita ko may dumaan. Baka pinagalitan ka nung nagagalit na yung anak mo. Bunso ko yun. Malaki na yun. First year college. Oh. Sir, yung youngest ko, third year college po. Ito sa akin, ano. Kasi 7 taon yung gap nila nung tinundan niya. Yung dalawa ko graduate na. Malaysia na lang. First year college. O, isa na lang. Yung sumunod sa bunso ko, kagagraduate lang po ng ano, ng college din. Hindi mo, biruin mo yan. Mag-isa ka lang, pero naitawid mo sila sa ano. Hindi naman po, sir, totally ako dito sa bunso. Bali, yung papa niya, nagsusupport din po ng pang-tuition kasi yun naman pang-usapan namin. Bali, ang tinulungan lang po na, ang bali na shoulder lang po yung pang-tuition doon po sa sumunod sa bunso. Tumutulong kami ng isang anak kong may trabaho din. Bakit naman kasi naghiwalay kayo? Huwag na po natin, sir, pag-usap. Family problem. Ah, okay. Hindi kasi, ang mahirap kasi dyan, siyempre, mamaya magkaroon ka ng boyfriend at magbiglang maghabol yung ex mo. Di ba? Kahabol nga, sir. Siguro 5 years na silang nagsasama. May asawa yun. Tagatagayta yung babae, sir. Nasa Maynila. Magkasama. May mga anak na rin sila. Parang hindi na din ata magkakaanak yun, sir, kasi mas ano pa yun sa akin eh. Kung babae. Ah, okay. Ano ngayon pinagkakaabalahan mo sa ano? Bale, sir, tulad nga yung sinabi ko sa'yo, meron akong pinagkakaabalahan kasi yung ano nga, meron naman akong alagang ano, baboy. Ginagawa ko siya ng tapos, ano din, sir? Ito din yung medyo hanap buhay ko. Ano yan? A basket? Dito sa bahay. Ay, ano yan? Bayong? Hindi po. Nagdo-dormat po ako. Ang crappy. Oo. Dormat. Tapos, isang therapist din po ako, sir. Ah, ganun? Ay, tama-tama. Masakit yung balikat ko. Oo nga, hindi ko alam ano ba to, hangin yata to. Frozen shoulder yan, sir. Yun nga, sabi nila, ganun, frozen shoulder. Ayaw ko naman magpahilot, baka mamaya, hindi pala marunong maghilot. 700 po. Ha? 1 hour, 700. Mahal naman. Sir. 700, makuha ba yun sa isang hilot?
300, meron 300. Pinagkakaabalahan ko ngayon, meron naman po akong client na stroke. Pag meron pong tumatakas. Pero po, nag-aral ka ba ng therapy? Yes po. Ah, kaya naman pala marunong ka. Ay, mahal ng pag-therapy. Ay, sa isang araw, makadalawa, tatlo ka lang. O, di ayos na. Pag dito naman po, sir, sa barabarangay namin, hindi po ako humihingi ng mahal. Ano lang po, mga 250, 300. Mga kababarangay, sir, para mapunta na din sa akin. Kasi ang isang oras po, yan naman, kung magpapamahal ka pa. Oo, kaya nga. Kasi barangay naman to, sir, dito sa mga namin. Pag mga dito lang po sa... Ano yan? Bali, pupunta lang sa inyo, gano'n? Hindi, sir. Nag-ano po sila, nag-PPM po sila sa akin sa FB ko. Ah, okay. Ikas, on layo mo naman. Sir? Lalayo ang kanambi ko. Ako nga parang nilipat ko lang yan. Bulak lang eh. Sabagay, malapit lang naman yan kung gugustuhin. Ano, ito naman po. Ano ang pinagkakaabalahan niyo ngayon? Ito, sa trabaho. Sa sa airport ako, sa trabaho. Yun lang. Tama-tama lang sa kain ng tatlong bisi sa isang araw. Ayos na. Makamerinda. Oo. Makasyat ng kunti. Ayos na yun. Diba? Nag-asyat kunti, sir? Ha? Bihira. Bihira sa lalaki yung hindi nag-asyat. Sa akin, nag-asyat ako pag lang. Kunti lang minsan dito sa bahay. Bibili lang ako ng mga tatlong buti. Okay na yan. Pagpatulog. Tatlong buti? Oo. Tatlong buti? Chappy ka. Hindi mo pa ako maintindihan, sir? Chubby ba ako? Umakyat na nga ako dito, sir, sa taas eh. Oo nga, minsan mo. Hindi ko naririnig. Chappy. Umakyat na ako, sir, dito sa taas eh. Para may signal. Ayan. DJ, nagpapasalamat din ako, DJ, dahil sa tagal-tagal ng pangulit ko, ngayon lang ako line up. Ah, ganun. Oh, sabi ko kay Ma'am Per, sabi ko, Ma'am, meron na lang available. Sige po. First time ko nga rin yun. First time ko ngayon yun. First time ko din po, sir. Sabi ko, sana meron na bago magpasko. Para sinakuluhaan. Hirap kaya makamove on. Hanggang ngayon, hindi makakain ng news. Buwan pa lang, di ba? Ano pa lang po eh, nung umuwi po ako nung paka 40 days niya, habang nandoon po ako sa kanila, nag-aaral po ako, nagpapaturo ako doon sa mananahi niya. Ah, ganun? Kasi, meron silang may tahian po. Tahian. Ay, di marunong ka na magtahi. Hindi pa gaano, sir. Pero po, nakakapag-paandar na po ako ng high speed. Marunong ka na. Parang marunong ka na mag-drive ng ganun. Makina. Mag-drive. Makina. Makina yun, di ba? Okay. Oo. Excited dapat po lang. Mamaster ka noon para marami kang sideline. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Sabi ko doon sa nagturo sa akin, doon sa mananahi nila, sabi ko, suko na ako. Kasi, mahirap pala mahirap palang manahi. Ah, oo, siyempre, mahirap. Pero kung alam mo na, madali na yun, siyempre. Madali
sa akin, huwag kang susuko kasi malapit na eh. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Minsan, umpisa ako ng 7 o'clock. Magtutuloy, hindi pa rin ako tumitigil kasi patakbo pa rin ako ng patakbo. Kasi mahirap, mahirap mag-control, sir. Tama, control doon sa paa. Ah, oo, mahirap. Saka yung pangsara, talagang magsara ng ano. Nahirapan ako. Kaya, I think sabi, yun, ganun talaga yun pag nag-aaral ka pa lang. Oo, sabi ko, pero talaga ano, sabi ko, ayoko na, suko na. Tapos sabi niya, hindi, huwag kang susuko. Pero natuto ka naman. Natuto naman ako, pero hindi pa ako nakakabuo ng mga short, ganyan. Kasi umuwi na nga ako dito. Bicol, oo. Ituloy mo lang dyan sa inyo. Bali, hindi pa sir eh, kasi wala pa akong high speed dito sa bahay. Ipon muna. Makabili ng ano, makina. Kasi marunong ka na konti mag-drive eh. Diba? Nang makina. parang munabila din yun eh. Diba? Timing. Kailangan timing. Hindi naman pwede yung mag-drive ka na wala kang timing. Sabi niya sa akin, kapag napapadiretso ko, sabi niya, oh, dumiretso ka na naman. Sabi ko, oo nga eh. Hindi ko napigilan eh. Asan yung mga anak mo ngayon? Bali, sir. Alam mo, sir, napakarami ng anak ko. Paano napakarami? Sir, 6 ang anak ko. Oo, 6. 6 lang pala. Nanay po, ang panganay po lalaki. Pangalawa po lalaki. May mga ano asawa yan? Na po. Pero isang tatay lang? Opo naman, isang tatay lang. Sobra ka na. Tapos po, yung pangatlo may asawa na rin. Yung pang-apat po, bali, yung po ang tumutulong sa akin. May trabaho din siya, kaso sa ngayon, natapos yung contract niya. Pero may boyfriend na nga din po, sir. Tapos yung panglima, kagagraduate lang po, sir. Nasa Batangas din ngayon. Nag-apply din siya ng trabaho sa Batangas. Kasi mahirap dito, sir, sa Naga eh. Mahirap dito maghanap ng trabaho. Kahit hindi ka na magtrabaho, buhay ka na ng mga anak mo. Hindi. Professional hindi. Mga anak mo eh. Hindi po, sir. Tapos yung youngest ko po, sir, is third year college po. Criminology po yung bunso ko. Criminology? Naku, patay tayo dyan. Maitong ka palang pulis. Magpupulis. Baka mapusasan tayo nun. Sir. Kaya lang no, pagka may ano, napatapos mo yung mga anak. Oo. Kahit ako nung gumraduate yung anak ko. Sabay kasi sila nag-graduate eh. Kasi yung accounting ko, 5 taon. Yung marketing, 4. So, sabay sila nag-graduate. Kaya, para akong nabunutan ng tinik nung gumraduate na sila. Kahit ngayon, sir, nung nag-graduate yung panglima kong anak, mahirap talaga eh. Mabuti, mabait tong boyfriend na anak ko. Siya yung sumalo nung bumayad nung tuition na ang balance is 25,000, sir. Okay. Yung boyfriend ng anak ko, yung anak ko, balik sa yung sumalo na. Ano, maingay? Sir? Maingay? Baka bu- di, walang ingay dito sa akin, sir. Lah. Anong ingay yun? Baka electric pan. Wala din. Hindi naandal yung electric pan ko dito kasi alam ko naman hindi, na sa akin. Hindi. Sa akin may electric pan. Sinasa ko eh. Dito ako sa task dito sa may ano, sa may malapit ako sa ilog. Sa riprap. Mamaya, may ano dyan, gabi na eh. Ano, bahay naman to, sir. Nasa tabi lang kami. Okay. Mm.
May kamusta ka naman? Anong mo? May may sa iyo eh. Ha? Huwag natin pa konsumihin sa Day-Day. Mabuti nga eh, napakabait ni Day-Day girl. Oo. Siya yung tulay eh. Kaya, bait niya. Sana Day-Day, pwedeng pa-request naman ng kanta yung ano. Okay. Hindi ka nang may kapal, Day-Day. Pwede. Anong kanta, ma'am? Bigay ka ng kapal kasi yun yung anong niya, Day-Day, yung tingkong niya sa akin. Ay, ala. Mm-hmm. Yan mo na yun, ma'am. Bigay ng may kapal, binawi na nga. Hindi na binigay eh. Oo nga. Binawi na, hindi na binigay. Paano ka makamubuan yan kung ganun pa rin eh? Dito sayang naman, sumalik dito sa Wanted Sweetheart. Tapos eh, bukang bibig mo, ex mo. Thank you din dahil ayun na, napaparamdam, maingay na nga, parang may ano, may parang may alitap-tap na lumilipad yung ingay. Oo nga, narinig ng mga viewers natin, no? Narinig yung alitap-tap sa dedo. Ala. Baka ano yan, mga lamok, magpista kasi siguro gabi na. Kala ko po naman yung kanta na bigay ng may kapal para kay Sir Isagani, para dito kay Sir yung kanta. Yun pala, para sa ex mo po. Susmuloy ka. Yun nga eh. Akala ko nga rin para sa akin. Oo. Pala, kasi ikaw na yung binigay ng may kapal sa kanya, Sir. Yun ang akala ko. Akala ko ikaw na binigay sa kanya. Yun pala, para pa rin sa ex niya. Si Sir sa akin. Ano ba naman si David? Hindi pa nga ako tapos eh. Hindi, di ba sabi niya, ano, yung hiniling niyang kanta na gusto niyang ex niya, di ba? Hindi nga, sir. Kaya nga, di ba nandiyan ka na? Di, ano, yun na lang, ano, di ba bigay ka na ng may kapal sa akin? Ah, ganun ba? Sabi ko sana yung makatambing ko, yung konti lang yung anak, yung medyo patapos na. Pero wala gaanong problema. Eh, parang ako na nga yun. Kasi tapos, yung wala na talaga yung anak ko. Wala na yung diba, asawa ko. Patay na yung asawa mo, sir? Ha? Asa na yung asawa mo, sir? Sa makabilang buhay na nga. Ayan. Alam mo, sir, yan din yung hiniling ko na sana makatambing ko, wala na din yung asawa para walang problema. Anong makatambling? Eh? Makatambling ko? Ano? Sir, yung makatamdim. Makatamdim, sabi ko, sir. Ah, tandem. Oo. Kapir po ngayon, yung wala na din yung asawa para wala bang problema. Tapos, yung mga malapit na din matapos. Para, kasi, kaso lang yung bunso ko, 4 taon pa. Ay, 4 taon ba yun? Kinukuha niya kasi ano eh. Psycho. Okay naman yun, sir. Kaya lang, kaso ang mahirap. Ayaw pa nga. Ayaw ka pa nga mag-asawa. Ay, hindi naman. Siguro talagang ano. Baga, ganun talaga. Pagka ano. Pero may wala namang magagawa. Ha? Sa inyo ba, wala bang nagparamdam sa'yo dyan sa inyo? Halapit? Posible naman eh, ganda mong yan eh. Walang marami. Marami? Meron mga widow. Kaso, ayaw ko malapit dito. Bakit ayaw mo? Kasi pag alam mo na yung mga ugali, sir. O ayaw mo lang ng kababayan mo talaga kasi nandyan lang, nakikita lang kayo lagi. Ayaw ko po. Meron dito mga na meron nagpaparinig pero wala talaga. Puro parinig lang. Nagpaparinig mo, sir, pero ayaw ko talaga. Ah, okay. Oo nga. Maigi yung... Eh, naghahanap din yun ako yung, naghahanap din ako yung magiging kampante din yung isip ko sa isang tao. Parehas tayo.
Ako ganun tapos, din ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko, sir, gusto ko yung wala nang ibang ano, girlfriend, o baka ikaw po meron. Mayroon yan. Naku, parang ako na nga siguro yun kasi wala akong girlfriend. Sige. Hindi nagsisigal. Tapos, huwag yung pala inom naman, sir, kasi magkakasakit ka na. Ay, ako, minom ako, pero konti lang. Hindi ako yung basta inom na lang ng inom dyan. Tatlong buti lang. Magkasakit naman tayo dyan sa patay. Diba? Sige, connected na kayo sa isa't isa. Ipagpatuloy po ninyo off-cam pag-uusap. Thank you so much. Wanted, sweetheart. Thank you. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.